Good morning, mga idol. Ayan. Pag-aano muna ako ng saging, gabalat ako ng saging. So, ano ngayon? Sakto 3 months. August 1, wala na akong trabaho. So, November 1 na ngayon. September, October, November. So, 3 months na tayong walang trabaho. Wala din trabaho sa awan natin. So, hirap buhay. Siyempre, 4 yung anak ko na wala na pala ng trabaho. Pero, siyempre na. So, buti nagkaroon kami ng tindahan. So, ngayon tindahan namin. Maliit lang siya. Kahit pa paano, nakakatulong din. Kasi kung wala tindahan, wala, siguro baka wala na. Gagabang na kami pa probinsya. Kasi wala nang pagkakitaan. So, ngayon ito ginagawa natin. Magbalat tayo ng saging. Gawin nating tag nito. Turon, maruya, bananak. Dahil kong saging na binili. Ayan sa niloto na kami. Salang na. So, this is dito tayo ngayon nag-discuss din ng pang-araw-araw. Pang-araw-araw na pagkakakitaan. Instruktoro na pagpaubos naman kami ng mga 60 hanggang 100 araw-araw. Kailangan natin itong tsagain kasi wala eh. Wala tayong choice eh. Wala tayong trabaho. Ayun nga eh. Di pa tapos yung ano eh. Di pa tapos yung kasi inaano namin yung agency namin. So, sana maibigay yung mga operation fee natin tapos 13 month pay. So, sa ngayon wala pang wala pa eh. Kaya tiyaga muna tayo dito mga idol. So, ganun talaga ang buhay with your weather lang. Medyo na down tayo ngayon. Bagsak tayo ngayon. Nagpapalat na ng saging. Dating hospital frontliner. So, pinabayaan. Ayun, ngayon nagbabalat na ng saging. So, yun na mga idol. Tiyaga-tiyaga lang. Ganun talaga. Walang sigurado sa buhay. Walang araw-araw, oras-oras, pwede magbago yung sitwasyon. Okay na rin ito. Kahit pa paano, mayroon tayo ng pagkakakitaan. So, pasalamat pa rin tayo sa taas. Di pa rin tayo pinapabayaan. So, kasan lang. So, halos 2 taon na itong pandemic. 2 taon na. So, 2 taon na talagang bagsak ang ekonomiya. Nahirapan kami 2 taon. So, naghihirap talaga kami dito sa Manila 2 taon. So, tuloy lang, laban lang. Ayun na. So, itong ginagawa naman namin ngayon. So, kasi may bayaran ng bahay, tubig, kuryente. Kung hindi ka maghanap buhay, wala ka pabayad ng bahay, tubig, kuryente, matulog tayo ngayon sa kalsada. So, kaya kailangan ngayon, pag ganitong sitwasyon, tulungan na lang. Kailangan magtulungan kayo, teamwork. So, parehas kayo walang trabaho. Ang ginagawa nito. Kasi pag yung anak ko maglako nito, ang bananak nito ron, nauubos 100 piraso. Kinuhanan nga siya ng kwento nung yung isang vlogger, nagba-vlog, so na-inspire sa kanya. Kasi nga araw-araw niya nakikita yung anak ko na nag-iikot. So, naglalako ng balanak yung Toron Maruya. So, ang daming kilala ng anak ko, mga grab driver, mga pato, bako. Yun nga, tatlong buwan na tayo walang trabaho. Mahirap walang trabaho. Hindi sa Maynila kasi lahat binabayaran, tubig, kuryente. Paano mo masasurvive yung pagkain pa? May mga anak pa, kung wala kang trabaho, wala kang anak buhay, matay tayo sa gutom. So, kailangan, pag nandito ko sa Maynila, gawin mo lahat ng diskarte. Gawin yung diskarte. Gawin mo kasi wala eh. Wala kang aasahan dito kundi sarili mo. Walang tutulong sa'yo dito.
mayroon man ano mga mabubuting puso, pero kailangan mo talagang tulungan mo yung sarili mo. Ikaw mismo dapat kaya mo tulungan yung sarili mo. Mahirap ang buhay din sa Manila. So, sa probinsya lang, at wala kang trabaho, kain ka dun. Dito, gugutom ka talaga dito kung wala kang trabaho. Ayun yung anak mo. Galako na naman yan. Mga pagkain. Mga tagi na yan. Ngayon anak ko, nakabili siya ng sarili niyang bike. Galing sa sarili niyang pera. So, pinag-ipunan niya. Gusto niyang bumili ng bike. Ginawa niya, pinag-ipunan niya. Hanggang sa dumating yung time na sakto na yung pera niya, makabili na siya ng sarili niyang bike. Kasi pag yan, anak ko. Papakin lang. Ito, pak. Pero masipag. Kung maasahan mo siya pagdating sa diskarte sa buhay. Ayun, sana matapos ang pandemic. Ako, gusto ko na umuwi ng probinsya eh. Wala pa akong vaccine, hindi ako nagpa-vaccine. Ayun ko, basta ayaw ko magpa-vaccine. Pero kailangan yun. Kaya lang. Nagpa-practice ka, or sooner or later, Nag-survive sa amin yung yan, laga ka ng itlog, tuto ka ng tinapay na may palamang itlog, palamig. So, ang pinakamabinta talaga sa lahat, sigarilyo. Sigarilyo talaga ang pinakamabinta sa lahat. Sigarilyo ang pinakamabinta sa lahat. Ano natawa ko? Ayun na. Tapos Toron, binibili ko yung saging sa palengke, piso, 150, hanggang 2 pesos. So, tapos binibenta namin siya na isang Toron, 10 piso. Ayan. Pwede ka magpaluto ng magkarton. Ayan. Kape, pagpatimpla ka ng kape, so 12. Pagkain mong mahirap lang. Ano yung ganito? Sa mga mineral water, soft drinks, so lahat. Alam mo yung maganda sa pag nagtinda ka, pag may sarili kang tindahan. Kaya ko palang kitain yung 537 na kinikita ko sa work ko. Kasi kumikita ko doon 8 hours, 537. Dito, kaya mo rin siyang kitain na wala kang boss. Wala kang boss. Hawak mo oras mo, hindi ka pa stress sa buro mo. Sa mga, ano may nakakain sa work kasi ang kinakaya ko sa work may mga sip-sip eh. Kailangan mo supportan na sip-sip kasi sa work yun yung ayaw ko doon sa loob. Wala ka magawa kundi ihatid na lang sa loob. Minsan napapaaway ako sa work kasi wala nang tayong magagawa. If sa ganong sistema, nag-ano ka lang ito. Kasi para sa sarili niya yun eh, di ba? Hindi na baliktad ko kasi baka matunog. Wala ba siyang nagagawa? Iba kayo sabay? Ayun, so down tayo ngayon mga idol kasi wala tayong trabaho. Wala tayong anak buhay. Nabayaan pa tayo ng employer natin. Wala man nang binigay. Pati maintain natin. Wala pang binigay. Malboro ang pula.
Ano na yung ay, bolis dyan. Ayun, bawal magsindi pag may tigita. Ah, hindi, may tigita. Punta ko ng Canada. Iiwan kita dito. Goodbye. Ayun, ah. Yung mga idol, ah, down tayo ngayon yun nga. Wala pang magandang wala pa tayo magandang update sa buhay natin. So puro kabiguan muna tayo ngayon. Nagsabi na lang siya, oo, nagsabi na lang siya sa iyo. Imagine mo dating hospital world trainer ngayon ito. Binta. Ang bigat ng barya. Ano ba 'yung barya na to? Siguro ano to? Hindi ko maangat. Puro barya. Ay, Diyos ko po. Ito tingnan namin, maliit lang. 2 days before na alis siya. Maliit lang siya. Malinaw dito na hindi ka bahagi ng plano niya. Tama? Nakipesto lang kami. Siguro kung wala to, wala na. Nagkakaroon na lang pauwi ng probinsya. Pinapauwi na ako ng kapatid ko eh. Pinapauwi na ako ng kapatid ko, ayun na, bibigyan ako ng puhunan. Or ako na lang yung mag-manage ng business na doon. Pero mahirap ako ngayon. So,